eto na, pinag-uusapan ang mapalapit na Marry, Marry Me sa Metro Manila Film Festival. Kasi first time ever, magsasama kayong dalawa. Paano ba nabuo ang konsepto ng pelikulang ito? At sinong nakaisip na pagsamahin si Toni at si Alex in one film? Nag-start yan 3 years ago, nung after, I think, we did You're My Boss. Parang ang meeting is, sino yung gusto mong makatrabaho na susunod, na leading man. Tapos nung time na yun, wala akong maisip. Sabi ko, sino kaya ang pwede? Tapos sabi ko, parang gusto kong gumawa ng family movie. So at that time, I had a concept in mind. Tapos I pitched it to Star. But after I pitched it nung January, February, I got pregnant. And then, nung pagbalik ko na, iba na yung mga lineup na dapat kong gawin. Felt strongly na I really wanna push through with the project because it's something that I've never done before. To do a family movie with a family member. May mga times na parang feeling namin, oh, wag na nga natin ituloy kasi ang daming hindrance. Pero ano naman, sabi namin, basta na-push through, ibig sabihin nun, may will si Lord. Pero pag talagang hindi na-push through, hindi wag na natin ipilit. May mga scenes ba sa pelikula ninyo na talagang nakarelate kayo na, ay, nangyari na to sa atin in real life. Tapos, mas naging intense ang mga scene dahil parang ibinigay talaga totoong-totoo. Actually, parang 80% of the scenes ng medyo close to home, medyo real siya kasi it's not so hard to act as her sister because I've always been her sister all our lives. Kaya mas madali sa amin yun. We didn't need any workshop, hindi na kailangan ng getting into the character kasi parang mas madali sa amin. Tapos yung mga, siguro 20%, yun din talagang we were following a story. Yung mga bonding moments nila, pareho sa amin. Ginagawa namin yung mga petty away, sabunutan, mga ganun, ayaw bumitaw, yung mga ganun. Yun yung ginagawa talaga namin ng bata. But yung mismong conflict ng kwento, hindi pa naman nangyari sa amin. Siyempre, di ba may disadvantages and advantages din? Sa inyo ba may gano'n advantages, disadvantages na siblings kayo na nagsama kayo in one project? Advantages, of course, you're working with family, so you feel at home, you feel relaxed, there's no tension at all. Kasi alam mong, hindi mo na kailangan kapain yung isa dahil kabisado na namin, alam na namin pag wala to sa mood, alam na namin kapag hindi namin feel ang isa't isa, so hindi kami mag-uusap, ganyan. Alam na namin templahin yung isa't isa. Disadvantage, siguro yun yung kahit na wala na kami sa shooting, sa taping, parang dala-dala pa rin namin yung trabaho. So, imbis na nakakapag-relax talaga outside work or nakapag-bonding, minsan cargo pa din namin. Siyempre, working with Samilby again, Miss Toni, kamusta naman na parang ito yung reunion project ninyo and this time, si Alex kasama. I'm very happy na si Sam got on board with the project kasi kaya siya gusto din ni Paul because hindi siya makaisip ng ibang leading man na pwede kay Alex and pwede rin sa akin. Parang pag pinagdikit sila ni Alex, pwede rin kasi kamukha ko naman siya in a way. So parang, alam mo yun, may cuteness din sila together with. You will see it in the movie. Cute din silang magkasama. Sa tunay na buhay, minsan ba sa inyong dalawa na pagdaanan nyo na may lalaki kayong gusto na iisa lang? Hindi pa nangyari yun kasi hindi kami pareho ng type talaga. Hindi kami pareho. Never ever. Never ever kami nag-same na crush. Kahit nung bata. Kay Alex naman tayo. Siyempre dahil Marry, Marry Me. Kayo ba ni Mikey, napag-uusapan nyo na yung mga gantong mga bagay-bagay ang pagkapakasal? Siguro ngayon ko lang sabihin to, nakasal na kami. Surprise! Nagsuhulan. Dito lang sa Jeepney TV. Dito lang kay Jhai Ho ko aaminin to. Hindi, napag-usapan natin. Kasi, naman din, matagal na rin kami, kahit pa paano, hindi naman kami buwan. So, parang, hindi na rin kami bumabata, halos magsisikwenta na rin si Mikey. Pinatanda. So, ngayon narinig mo yung sagot niya na pag-uusapan na nila ng kanyang partner ngayon. Okay naman ba sa'yo? Support ka ba? O ayaw mo pa muna bilang ate? Okay, pero before pa niya ma-meet si Mikey, ang advice ko talaga sa kanya is i-enjoy mo yung single life mo. I-enjoy mo tong moment na to na yung oras mo na sa'yo, yung buhay mo, hawak mo, yung gusto mong gawin, nagagawa mo. I-enjoy mo to. Kasi pag pumasok ka na sa marriage, lalo na kapag may anak ka na, wala na. Wala kang, hindi mo na hawak yung oras mo, hindi mo na hawak yung lahat. Every year talaga na nakikita natin mga entries, mga mabibigat na artist na nakasama sa Metro Manila Film Festival. Kayo, nung nalaman yung part kayo, nung mga lineup, may pressure ba, natakot ba, o ano ang talagang naisip ninyo nung unang-unang nalaman nyo na kayo ay mababilang dito? Kinaya lang yung mic. Nalakot ba tayo? Ikaw, medyo. Hindi. Oo, parang sabi mo, ha, grabe pala yung mga kalaban. Pero
sinabi, di ba naalala mo yung sabi ko, ano ka ba, the fact na kasama tayo, biruin mo dati, nanonood lang tayo sa mga mall nung bata tayo, sa tay-tay, hindi naman natin may imagine. Tapos, yun, ano, wala na. Hindi na lang namin inisip. Natakot nung una, pero na-realize ko, Christmas is a festive season. Lahat may chance sa MMFF. Lahat maganda ang entry. So, nasa mga tao na yun kung ano yung option nila. Pero ang prayer talaga namin, sana maging option nila rin kami. Parang yung second option nila panoorin, pelikulan. Kasi parang hindi ka gagawa ng pelikula to compete. Gagawa ka ng pelikula to entertain dapat. So, kaya dapat i-prioritize mo yung sarili mo. Balik ulit. Hindi natapos. At bakit? Bakit? Hindi. Siyempre, di ba, totoo naman, di ba parang pinag-uusapan lagi, meron siya mga best actress. Kayo ba, ginugol nyo ba na maging best actress, Miss Toni, and best supporting actress, or best actress, or sa inyong dalawag, may ginugol ba kayo na may masungkit na award dito sa entry nyo, Mary Mary? Yes. Anong award ito? Best musical score. Ako, best set design. Hindi. Best makeup. Hindi, yung award, ano na lang yun. Bonus na lang yun. Basta ang goal lang namin is sana mapasaya namin kayo. Sana paglabas nyo ng sinihan, ang saya ng feeling nyo, sulit yung pera nyo, na-enjoy nyo yung kinain nyo habang nanonood kayo. Ako naman, hindi ko iniisip na magkaroon kami ng award, anything. Walang pressure sa akin. Basta ang gusto ko lang talaga, manalo ng best film. Pinakmataas. Pinakatodo na. So, best cinematographer. Walang pressure, best film talaga. Nakakatuwa din kasi 'di ba ang 1017 sila yung makers ng Siargao, which is last year naman isa sa mga pinakapinag-usapan. Ang ganda-ganda na daming pumunta sa Siargao because of that film and that movie. Dito sa movie, syempre, bakit hindi si Direk Paul mismo yung nag-direct at humanap kayo ng ibang director? Kaya kaming dalawa magkapatid. Hindi niya kakayanin. It will be too personal for him, sabi niya. Actually, itong project na to hands off siya. Hindi siya ever. Kahit tanungin mo yung mga tao namin sa promo, hindi siya nakikialam. Pag nagsabi kami sa kanya, sasabihin niya sa akin, I don't know anything. You tell Ryan, you tell your team. Hindi, as in, hands off, totally. Ate Toni, meron ka bang part dito na gusto namin ni Alex ganito? Gusto namin ganito yung atake o nagsusulat din ba kayo dito? Kasi di ba parang ikaw, asawa mo, director. Ikaw, nag-YouTube ka, gumagawa ka ng sarili mong content. So, sa sarili niyong pelikula, dumating ba sa point na kinorek niyo yung script? Concept ng ate ko. So, talaga meron siyang say sa mga script, sa mga lines. So, ano niya? Concept niya itong pelikula na ito talaga. I came up with a concept, pero the whole story was developed by the whole team of 1017 Creatives. Hindi na siya yung parang full-on akin lang. I also want to share the story to our writers, to our director. Lahat nagkaroon ng input. Even Sam Milby was there during the story con. Si Alex nag-suggest siya about her character and everything. So, it was such a collaborative process during the whole time that we were doing. Kasi hindi siya yung parang one man lang yung dictating everything. Everyone has a say because the goal of everybody is just to make the film beautiful. So ano siya talaga? Teamwork.